Magandang araw. Narito ang latest update natin sa bagyong si Rolly at yung isa pang bagyo na minomonitor natin na tuluyan na nga pumasok na ating air responsibility, ang bagyo naman si Siony. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy ngang tumatawid ng landmass ng Southern Luzon area ang bagyong si Rolly. At kanina last just ng umaga, ito ay tinatayang na dito sa may bandang coastal waters ng Pasacao, Camarines Sur. So nakalagpas na dun sa area ng Pasacao at patuloy ngang kumikilos ng halos pa kanluran. Taglay ng bagyong si Rolly ang lakas ng hangin na umabot hanggang 215 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay abot hanggang 295 kilometers per hour. At within 24 hours, inaasahan po natin nakikilos ito pa kanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Gaya ng ina-anticipate po nating track nitong mga nagdang araw simula po nang mag-monitor tayo dito sa sama ng panahon na ito. Ngayon, yung binabanggit ko naman kanina na isa pang sama ng panahon ay tuluyan na nga pumasok ng ating air responsibility. Ang tropical storm na si Siony, ang international name ay Yatsani, ay tinataya namang nasa layang 1,365 ang layo silangan ng gitnang Luzon. Wala pa itong inaasang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pang warning signal na associated with tropical storm Siony. Pero yung masusunod na slide, yung mga warning signal naman po na associated with Typhoon Rolly. Within 24 hours, inaasahan nga natin na si Rolly ay tatawid ng Southern Luzon area. Makikita po natin dito na kanina alas 8 ng umaga, nandito siya sa landmass ng Bicol Region at tatawid rin ang landmass sa Southern Luzon. At posibleng hanggang bukas ng madaling araw ay tuluyan na makalagpas ng kalupa ng ating bansa. At alas 8 nga na umaga, inaasahan natin na nasa bahaging karagatan na ito, adjacent to the western side of Central Luzon, ang bagyong si Rolly. Dahil sa inaasahan po natin pagkilos ni Rolly within 24 hours, meron pa rin tayong nakataas na warning signal, bagamat ang pinakamataas nating warning signal number ay umabot na lamang ng signal number 4 sa mga oras na ito. Nakataas ito sa Catanduanes, Camarines North at Camarines Sur, sa Albay, sa Burias Island, sa ilagang bahagi ng Sorsogon, ganun din sa Marinduque at sa lalawigan ng Quezon. So yung nakikita natin dito sa mapa, yung mga areas na kulay pula, ito yung na-anticipate po natin na may warning signal or nakataas currently ang warning signal number 4. Ganun din dito sa Metro Manila, Batangas, Laguna, Cavite, Rizal, Bulacan, Pampanga, Bataan at yung southern portion ng Aurora. So ito pong mga areas na kulay pula, kasama pa rin po yung mga nabanggit nating lalawigan. Samantala, meron ding warning signal number 4 sa northern portion ng Oriental Mindoro, sa northwestern portion naman ng Occidental Mindoro, kasama nga yung Lubang Island, at sa southern portion ng Zambales. Warning signal number 3 naman, yung mga kulay orange actually. Northern Samar, natitirang bahagi ng Sorsogon, northern portion ng Masbate, kasama ang Tikaw Island, dito sa may bandang Romblon, sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ganon din, sa natitirang bahagi ng Zambales, sa Tarlac, sa southern portion ng Nueva Ecija, at sa natitirang bahagi nga ng Aurora. So ano nga ba inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal? Masungit na panahon. Kapag sinabi natin masungit ang panahon, posibleng makaranas ng malakas na pag-ulan na posibleng magpaba doon sa mga low-lying areas at magdulot po ng mga flash flood and landslide, lalo na doon sa mga areas malapit sa mga paana ng bundok. Ilang araw na rin po nag-uulan at simula po kanina umuulan na sa mga lugar na directly naapektuhan itong bagyong si Rolly at inaasahan nga natin na patuloy pa rin ito magdudulot ng mapag-ulan. Kaya't yung mga kababayan po natin sa mga nabanggit nating lugar na may warning signals number 4 and 3, maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pag-uhon ng lupa. Yung malakas na hangin na associated with warning signals number 3 and 4, pwede rin makapagpatumba ng poste ng kuryente, mga puno, makasira ng mga bahay na gawa sa mga lumang materyales. So as much as possible, stay indoors, lalong-lalo na sa mga areas na may warning signal. Hindi lamang dito sa areas na may warning signals number 4 and 3. At the same time, yung mga coastal areas po, dito sa mga nabanggit nating lugar ay posibleng makaranas ng mga storm surges. Samantala, dito naman sa mga lugar na may warning signal number 2, northern portion ng Eastern Samar, northern portion ng Samar, at sa natitirang bahagi ng Masbate, ganun din sa northwestern portion ng Aklan, at dito sa extreme northern portion ng Antique, sa lalawigan ng Pangasinan, at sa natitirang bahagi ng Nueva Ecija at Aurora, nakataas ang warning signal number 2.
Meron din sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet at La Union. Habang warning signal number 1 naman ang nakataas dito nga sa natitirang bahagi ng Eastern Samar, sa natitirang bahagi ng Samar, Biliran, sa northern portion po ng Leyte, northern portion ng Cebu kasama ang Bantayan Island. Ganon din sa northern portion ng Iloilo, sa Capiz, sa natitirang bahagi ng Aklan, sa natitirang bahagi ng northern portion ng Antique, sa northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Island. Ganon din dito sa bandang Isabela, sa mainland Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, Abra, at sa Ilocos Provinces, Ilocos Norte at Ilocos Sur. So itong mga nabanggit natin may warning signal number 1 naman, nakakaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. Bagamat maaaring hindi pa nararanasan sa ibang lugar, pero dahil nga sa ina-anticipate nating pagkilos ng bagyo, patawid ng Southern Luzon area, we're expecting na patuloy ngang magiging masungit ang panahon simula po ngayong araw. Lalong-lalo na po sa mga areas na talagang nasa direct path ng mata ng bagyong si Rolly. So kung ipagpapatuloy naman natin yung forecast track natin sa bagyo si Rolly, kanina nga nabanggit natin, bukas, pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng umaga, posibleng nakalagpas na ng kalupa ng ating bansa. At pagdating naman ng Martes ng umaga, inaasahan natin na posibleng lumabas na ito ng western boundary ng ating Philippine Air Responsibility. At pagdating ng Miyerkules, patuloy na ikilos pakanluran sa West Philippine Sea at patungo nga dito sa central part ng Vietnam. Ano nga ba yung inaasahan natin sa araw na ito? Focus po muna natin ang bagyong si Rolly. Ay posible itong tumawid sa Marinduque, Southern Quezon ngayong hapon. Pag sinabi nating tumawid, we're referring to the center or yung sentro or yung mata ng bagyo. Pero dahil nga po malawak yung diameter nito, kaya marami tayong lugar na may warning signal na malayo sa pinakang mata ng bagyo, no? Inaasahan naman natin na mamayang gabi ay dadaan ito sa Batangas, Cavite area. Late afternoon through the evening at mamayang in between 5 to 8 p.m. pinakamalapit po yung tinatayang mata ng bagyo dito sa Metro Manila. South of Metro Manila, around 70 kilometers ang tinataya nating magiging closest ng distansya ng mata ng bagyo sa Metro Manila. At binanggit din natin kanina na posibleng ang lumabas ng landmass ng Luzon sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. At bilang babala po habang tinatawid yung Southern Luzon area, posibleng bahagya itong humina. Pero it doesn't necessarily mean na hindi na ito threatening. Hanggat maaari po, stay indoors. Patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster risk reduction management officials at patuloy na maging updated sa mga weather information na ipinalalabas ng PAGASA hinggil nga sa bagyong si Rolly. Every 3 hours po, nagpapalabas tayo ng severe weather bulletin hinggil nga sa naturang sama ng panahon. Yung mga pag-ulan po, inaasahan natin sa araw nito, Bicol Region, Calabar Zone, at maging dito sa Metro Manila, no? Marinduque, Romblon, Mindoro, Provinces, Bataan, Bulacan, Aurora, Eastern Section ng Mainland Cagayan at Isabela. Mga pag-ulan din, moderate to heavy rains, Cordillera Administrative Region, Eastern Visayas at natitirang bahagi ng Cagayan Valley at ng gitnang Luzon. Samantala, light to moderate, paminsan-minsan malakas sa pag-ulan, asahan sa Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, sa natitirang bahagi nga ng Luzon at ng Kabisayan. Kaya't patuloy yung paalala natin na yung mga pag-ulan, kung magiging mahina man ang katamtaman sa inyong lugar, pero kung ilang araw na po nag-uulan, posible pa rin po ito magdulot ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, umapaw ang mga ilog. At ganun din po yung mga pag-uho ng lupa. Dahil kapag continuous po ang bagsak ng ulan sa isang mataas na lugar, mountainous region, posibleng lumambot po yung mga kalupaan. At ito yung maging sanhi ng mga biglang landslide. Samantala, gaya nga nang banggit natin, sa mga lugar na may warning signals number 4, 3, and 2, magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang mga karagatan, automatic po, wala na pong pinapayagan lumayag. Maging sa mga areas na may warning signal number 1, stay indoors po muna tayo. Sa atin namang storm surge model run, gaya nga nabanggit natin kanina, yung mga lugar karaniwan po dito sa Southern Luzon area, ilang bahagi ng Central Luzon, makikita po natin naka-highlight ng red at yellow. Ito po yung mga posibleng makaranas ng mga matatas na pag-alon na dulot nga itong bagyong si Rolly. Samantala, posible rin makaranas sa ilang lugar gaya ng Metro Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga. At lalong-lalo po yung mga inland bodies of water, yung Laguna Lake,
Occasionally, posibleng makaranas po ng biglang pagtaas ng alon. And then, patuloy po tayo magbibigay ng update sa bagyong si Rolly, gaya nga binanggit natin. No? This particular weather bulletin ay pinalabas po kaninang alas 11 ng umaga. Ang susunod naman nating update ay mamayang alas 2 ng hapon. So habang tumatawid po ng kalupaan ng bansa si Rolly, every 3 hours pong updating natin. Samantala, yung bagyo naman na, or yung tropical storm na si Siony na pumasok nga ngayong umaga sa ating area of responsibility, ito po inaasa nating forecast track for the next 3 to 5 days. Mapapansin po natin, within 24 and 48 hours ay malayo pa ito sa kalupaan ng ating bansa. So wala pa pong warning signal na nakataas associated with the tropical storm Siony. Pero gaya nga po ng lagi natin ginagawa dito sa PAGASA, patuloy tayong magmonitor sa mga bagyo na currently nakakapekto sa ating bansa, ang bagyo si Rolly, at sa bagyo na posibleng makapekto sa ating bansa. Ito nga ang bagyong si Siony. At patuloy din tayong magbibigay ng update sa ating mga kababayan from time to time. Ang ating pong official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph, maaaring nyo pong bisitahin. Ganun din po, maaaring mapanood ang aming live weather forecast sa aming official YouTube channel. At sundan din or follow din ang aming official social media accounts.